Hello. For this interview, I invited, actually, he's my best friend. He's a former model, an athlete, a public servant, and a faculty member of a school in his locality. Please welcome Alvin Abelardo. Hi, Alvin. Kumusta, Alvin? Wait, got it. Okay. Hello, Dre. Office ka pa ngayon. Anyway, Alvin, gumawa na ako ng intro sa iyo kanina. Anyway, di ba nagsimula ka bilang athlete, no? Sports ang pinasukan mo dati. Bakit ka nag-decide na pumasok sa modeling? Ano yung deciding factor? I was an athlete before I played for Salveda, where you were an admin. And you discovered me, so you were the real reason behind the real reason behind I entered modeling. Ikaw yung naka-discover sa akin, and inikayat mo ko na, oh, subukan mo mag-model. So hindi, that was 1994, Naku, huwag ka na mag-ano ng 1994, panahon. 1995. Nakaka-date. That was my first show. Diba yung sa Manila Hotel, I was with sila, mga senyora, sila Madam Marina Ay, Verifayo, oo, correct, sila correct. Suyenchi, sila Oo. Dindi, grabe, Huwag mga na. senyora. Oo, huwag I na. was still young, I was around, ewan ko na, 17, tignan ko, 18? basta bata, hindi pa, mas bata pa ako, I was Oo, younger. yun. Oo. Mas younger. Kasi I was tall, I was playing basketball, Oo so, nga po. kung Tsaka yung may pag look. magdalo ka, May look mag-model ka, naman. Di ba? May look naman. may buhok pa po Oo, may buhok pa. ako Makapal. Makapal ng buhok. noon. Anyway, bukod sa mga shows na ginawa mo dito sa Pilipinas, di ba? Gumawa ka rin ng mga shows abroad, other countries. Yep, I did the Asian. Yes, Oo. Dre, go. Paano mo makocompare yung modeling dito at sa modeling sa ibang bansa? I did the circuit in Fashion Week before Singapore, Thailand, Malaysia, China. I did some shows in China. Bench naman yun. I was with Hong Kong. Boss Ben Nakapag Chan. Hong Kong ka ba? Hong Kong, puro yung
opportunity, magshoot sa Malaysia or magshoot somewhere in Bangkok, tapos papadal na sa Hong Kong. Parang ah, doon na lang. Instead of pagpa-flying kami, it's much cheaper for the client to do the shoots or job in Bangkok or in Thailand. Parang ganun. Pa, paano mo makukompare yung industriya dito at saka sa industriya doon sa mga ibang bansa? When it comes to the designers, I think we're at par or even at best. Mas lamang tayo. Or even in directing. I saw how you direct and the other pioneers, sila Ariel, sila Direk Roby, sila Jackie. Your artistic view is quite different from the other designers from directors from other countries. Iba kayo, mas bongga kayo, mas bongga. Ah, talaga? Pero, hindi mas bongga kayo, yes, direct. Mas ano, sa atin medyo, hindi festive eh, pero iba yung musical inclination yung mga directors sa Pilipinas. Even the models. Our models here are usually musically inclined, so they know how to walk. They know how to walk with sa the bayan, beat. Oh, sa bayan, o. Oh. Sa bayan, kaya sa bayan. Sa ibang bansa, yung mga locals sila, Asians, medyo magagaling. Pero when it comes to, kasi nag-abroad nga ako, so I used to work with Russians, with Caucasians. So medyo iba yung dating nila. But they're tall. They're tall as me. Kasi 5'6". Na yung mga yun. Pero iba pa rin pag rumampas si Tutay Maristela, iba pa rin pag rumampas si Nina Lapal. Kasi yung mga yun, kasabay ko sila sa Kubasya, sa Singapore ko sila. Iba pa rin pag alam mo lang, kakainin lang buhay yung mga... Ah, talaga na, outstanding pa rin ang Pinoy. Outstanding. Yes, we can compete with them, pero ang ano lang yung height. Di ba yung height talagang they're very tall and skinny sa atin medyo... Not stout. Bulky. Pero medyo maliit pa rin. Medyo bulky. Hindi ko nagsabi nun. Ikaw ah. Okay. Naku, alam ko yan. Tapos, matanong ko lang, Aldin. Masasabi mo ba na ang modeling isang magandang trabaho, especially sa isang male model? Ah, sa isang male model? Mm-hmm. Sa isang male model, ang oportunidad ay medyo limitado. Kasi, hindi lang dito sa bansa natin, kahit sa ibang bansa. Kasi all the girls get the big jobs. You know, shampoo, di ba? May mga makeup. Pero ang men, ang males, very limited. Jeans, sports, yun lang. Yun lang nagiging racket net work namin. Yun lang nagiging casting namin. So sa tingin mo, hindi siya lucrative para sa isang lalaki? Para lucrative when we're talking about high-paying jobs, hindi masyado. Eh. Kasi I myself, I'm more into runways. Eh. So very limited job opportunities. And hindi siya high-paying compared sa pag-campaign na babae. Pag-campaign, ilang $2,000, $3,000. Eh, pag-fashion show lang, $400, $500. During my time, I have no idea kung magkano. Ang daya kong kinakarir nun pag underwear show. Kasi kunwari, fashion week. Baka tatlong show ka lang sa isang araw. Tapos puro underwear. Malaki na yun. Oo, laki na agad na sweldo mo. Laki ng daya. Alam mo. Totoo. Eh, minsan pag fashion week. One week, 7 days. Pag minsan sa isang araw, we can do 3 shows, 4 shows. Mm-hmm. Eh, swerte ka na pag underwear show yung makukuha mo. Mas mahal, no? Mas malaki yung bayan. So, tingin mo, yun ang naging linya ko. Aldin, sa tinagal-tagal mo sa industriya, no? Medyo nagtagal ka din no? sa model. Medyo nagtagal ako. Oo. Ano masasabi mong... Sige, go. Proceed. My last show was 2012. Okay. So, imagine nyo lang kung ilan yung 2012 Fashion Week, last show ko. Then after that, I got sick. So, I have to stop. So, ano ulit? So, pero, 9 piece up to 2012, matagal. Pero sa tingin mo, sa tinagal tayo sa industriya, no? Ano yung pinaka-best experience na matatawag? Best experience working with a director named Kata Figueroa? Nah!
Sira ulo ka talaga. Yeah, you discovered me, so the feeling is quite different when I work with you, when you get me as your model. Siyempre, oy, dito ko nagsimula. Siyempre, iba. Di ba? Iba yung feeling. Pero, when going back to your question, best feeling? Best experience, best feeling. Best experience. The part of being a model, the travel, yung travel, oh, best no, part. Travels. Pag ibubuhin ka na, oh, oh, punta ka na rito, you have to be here. Oh, libad ka na. Diba? Pero pag sa ibang trabaho, tapos pagkalipad mo, babalik ka ugit. Ulit. Ang hassle lang yung immigration, di ba? Kasi kailangan, when they check your bags, oh, yung libro mo, yung models book mo, kailangan mo itago kasi pag illegal ka. Oh, correct. Kaya nagiging problema namin. So, so minsan, kung merong best, merong big worst, di ba? Meron worst, ka bang ma-specify na experience or damdamin na hindi mo nagustuhan? Damdamin. Models are stereotyped as airheads, parang ganun. Tingin sa atin medyo bobo, bobita. Na-experience mo. Na-experience yes, mo yun. Yes, I have experienced that. Eh, medyo maano ko sumagot. So, sa Pilipino hindi. Sa Pilipino hindi. Other doon countries, ba? Doon nakakasagot ka sa kanila. Yes. They think they treat you like an object. Kumbaga, parang mali. Kumbaga, pero they don't treat you as a person sometimes. Eh. Parang sobra they treat na, you as an no? object, as a business. So, sa Pinoy, hindi ba tayo eh. Sa ibang bansa nga, sa Pinoy, yung ngiti ka lang. Medyo pag-modeling ka, pag magka-casting, when you smile, uy, there's a different aura na agad eh. May kukuha ka lang sa ibang bansa. Kahit anong ngiti mo, wala pa rin, sorry, wala pa rin nangyayari. Di ba? Kumbaga, they'll just look at your book. O, go. Tapos na agad, wala na. Tapos tawagan ka na lang pagpasok ka na. Tatawagan ka lang. Oh. 1 minute, 2 minutes. Sa Pilipinas, magka-casting ka, you have to be in the GOSI or casting or GOSI, you have to be here in the GOSI area 1 hour, 2 hours. Sa ibang bansa, pag sinabing casting as a model is a job. So in a day, sa models apartment, they'll be sending you yung parang casting call. So titignan mo, kung may pangalan mo, nandun ka. So piyahe ka ron, sa isang araw, average siguro mga 3 or 4. Mm-hmm. Yung casting ngayon, once they see you, you're good to go. Alis ka na agad. Hindi sayang oras. Pag ayaw, pag gusto ka nila, they'll call the booker. Dito sa atin, iba eh. Medyo there's interpersonal relationship. O yun. Alvin, ang tawag dito. Na-mention mo kanina, 2012 ka tumigil, no? So, dahil nagkasakit ka, no? Before ka ba nagkasakit, were you already thinking na tumigil na sa model? Hindi. Ba't naman ako titigil? I enjoy. Kumbaga, the runway is my playground. So, I love walking. Hindi naman ako sa commercial. I'm not into commercials. I'm more into runways. Runway, oh. So, yun nga lang. Sa medyo hanggat kayang maglakad, gagawin. Pero ngayon, wala. Tagal ko lang. Yung show ko nga, 2012, I got sick. Ano lang yun? 10 years ko na ako hindi nakapag show. Oo. Oo, na may nangyari nun kay Alvin. Hindi na natin i-specify yung details nun kasi it's a dark period in his life. Ayoko na rin balikan. O, bilang kaibigan, ayoko na rin balikan. I remember sabihin natin, I had 2 brain operations. So, grabe. I'm very lucky that the modeling industry, especially you, direct, you were there with at my bedside, okay? Mm-hmm. Crying, okay, sila direct Ariel, some of the models, you made a show for me. You made a benefit show for me. I remember sila Kaki, sila Evita, sila Bambi. Yes, correct. I won't forget that. It's highly appreciated and will never be forgotten. Lahat ng tulong ng mga modelo, ng mga director, ng mga style. Ay, kwento ko lang direct, side note. Sige, go. I had a shoot, parang kami nila Kati Moy. I had a shoot 2 months ago. Tinulungan ko yung isang designer. Sabi niya, tulungan mo naman ako. Sige, pro bono, walang problema. And during the shoot, yung makeup artist, kumusta ka na? Yung gusto ko ito may ay, sabi, kumusta ka na? Matagal ka na naka-recover ka na ba? Yung pala, siya ang makeup artist ng mga models noong 2012 show. Nung bed. So he remembered me. I forgot her name, sorry po. Si Chatsun? First time ko siya na-meet.
Si Chatsun ba? Kalimutan ko na. Nakalimutan ko yung babae. Yung ano, yung ah, babae. Babae, babae. Okay. Hindi siya. Ano siya? Thank you siya. Pero he was so nice. And he remembered me. Correct. I was almost crying during that time. Kasi, uy, naalala mo ako, marami salamat. Isa sa tumulong. Pag nanalo ako sa loto, may balato ka sa akin. Anyway, Alvin, even nung nagmo-model ka pa dito, pagbalik mo from abroad, pumasok ka sa academy. Diba? Yes, as a teacher, yes. A professor. Bakit ka nag-decide na pumasok sa pagtuturo? It's a calling. Eh. It's a calling. I don't know. I want to share my experiences. Gusto ko lang. Kumbaga, I realize when I talk to people, I get to touch their lives in a different way. So why not enter teaching? I entered the academe. I'm teaching. Until now, I'm a teacher. I'm a professor. Mm-hmm. I've been teaching graduating students management subjects until now. Mm-hmm. So it's fulfilling. Ayan, katanungin ko sana. Ano yung satisfaction yes. na nakukuha mo bilang satisfaction? Teacher? The fulfillment is way beyond the riches that a person can get. Pagdating financially, talagang wala. Oo, wala yan. Oo. Wala. Ikaw pa yung magpapakain sa bata, ikaw pa magbibigay ng pumasahin sa kanya. So, kasi pero I'm teaching at public school. Alam mo, nakikita ko, masaya ka sa pictures, masaya ka kasama yung mga estudyante mo. Ano yung satisfaction, Alvin? There is. Ano yung nakukuha mo? Ano nakukuha mo? Kasabi mo nga, walang masyadong kita, hindi naman financially rewarding. Oh, liit ng sweldo ng mga teacher. Pero yun nga, when you see a former student doing good in life, it's a satisfaction that makes me as a professor feel proud. There's pride. There's proud. Uy, estudyante ko yun. Kaya, that's yung feeling na natulungan mo yung bata na kahit papaano may na-share ka na ibahagi kang maganda na nagawa niya sa trabaho niya, sa negosyo niya, sa buhay niya, magandang dahilan para manatili ako sa pagtuturo. Anyway, na ginagawa ko pa rin ngayon. Pinasukan mo rin ng politics, no? Bakit yes, public that's another service? Calling. Another gastos. Lagi mo sinasabi sa akin. Lagi ko tinatalakan. That's another calling. Hindi ko alam. Siguro. Public service. Yeah. Simply, ewan ko lang ha. Parang, ay myself, hindi naman ako mayaman. Pero I get to help people with a very meager salary. Mm-hmm. There's a feeling of satisfaction and pride when you help people na to do good in life. Yung sa mga tumutuloy, mga solicitation na, ang dami ko solicitation, grabe, direct. Ah, grabe, kaya hindi ako masyadong Facebook kasi yung mostly, puro hingi ng tulong, yung mga... Ay, ganun talaga. I'm paying it forward, direct. O, kumbaga, yung tulong na binigay nyo sa akin, na binabahagi, kahit maliit na swendo ko, binabahagi ko naman sa mga sa ibang kanila. Tao. Kumbaga, mahirap tanggihan pag yung bata may sakit to ang kailangan 2,000 pesos. Kahit pagbigay ka ng 300 pesos, pero yun nga lang direct 300 pesos, kung ilang libo na ba naman nangihingi sa akin, imagine mo lang kung gano'ng kalangin. Pesos. Alvin, part ng pagsiservisyo mo sa publiko, tinatag mo yung futsal heroes. Yes, so, yes, yes. At saka, syempre nasa sports ka eh. So, kumbaga, ginawa mo nga yung isa sa mga advocacies mo ay yung itayo yung futsal heroes. In the first place, ano ba yung futsal? Paki-brief naman ka. Ano ba yun? Futsal heroes, it's an indoor football. So, indoor football siya. Kasi sa Caloocan, okay. Wala kaming football field. So, medyo cramped, medyo masikip ng Caloocan. So, naisip ko, ang dami-daming basketball court. Ba't hindi ako mag-futsal? So, yun nga, for the last 5 months, I've been involved in, I've been creating leagues for kids for different ages. Mm-hmm. Futsal, one buwan. Ngayon, next week, we'll be having Futsal Heroes 5, panglima na, intercity na. So we're getting bigger. So ikaw, hinahawakan mo na yung Caloocan ngayon. So meron hindi, na ibang Caloocan, ako mismo yung nagpapaliga. Ah, yung unang, yung Futsal Heroes, yung first Futsal Heroes namin, club-club lang. Club-club. So lumaki na siya, lumaki. Dumami na yung mga sumali. Siyempre, I don't want to accommodate all of them. Ang gusto ko lang, walong
walong club or walong team sa isang araw. So ngayon, medyo lumalaki. We're on target namin by November, magkakaroon na kami ng big league. So target na yung mga South Luzon, North Luzon. So palalaki na namin. Pero medyo mahirap kasi mahirap din kasi ang bata pag ang bata binigyan mo ng football, hindi naman magpo-football eh. I-shoot sa basketball. Nada. Sa covered court. Very limited pa. Wala pa basketball court. Basketball pa rin ang alam ng mga court bata. Nagawa. Anyway, may support bang ano sa iyo? Meron ka bang support na nakukuha from, you know? As of now, wala pa. Wala pang wala sponsors. Pa. So, lahat personal na gastos pa lang. The teams, yeah, another gastos. Yes, definitely. Direct. The teams pay their entry fees, but that's not enough to cover all the overhead expenses of running a league. Medyo magastos pa. Kaya nga, until now, I'm looking for sponsors. Siyempre, like-minded sponsors. Yung mahilig din sa football, mahilig din sa futsal. Yung problema, ngayon, wala pang ROI. Walang, kumbaga, if you're gonna be sponsoring, kailangan talaga for the love. For the love, correct. Kita yung sponsor. Kasi wala namang ilan lang na kami nanonood. The football community is very small compared to the basketball community. Pero the football community chips in. Kumbaga, I had an experience way back July 17. So yung nag-host tayo ng AFC Cup, yung women's, nag-champion tayo ron. So nagdadala ako ng bata, 50 bata dinadala ko sa Rizal Coliseum. Eh medyo magastos na. Ang laki, 50 bata, papakainin mo pa, pamasahe pa si LRT. So medyo malaki yung gastos. For the love, direct. So ginawa ko, nag-page ako doon sa football community ng baka pwedeng may sponsor po ng pang-Manresal. Ay, dumumbong. Ang dami. So, buong laro. Pitong laro. Nandun kami sana, sa Rizal. Sana dumami pa, no? Dumami pa. Diba? Sana. Gawain pa yung mga batang maglaro ng football. Kasi pag-football, sa pag-futsal, medyo kaya natin eh. We're small eh. Pag-basketball, walang upside. Depende on how you look. I'm not saying I'm leaving my first love, which is basketball. Kumbaga, tutuloy ko lang yung program. Tutuloy lang yung programa. Anyway, Alvin, sa dami-dami na nang ginawa mo sa buhay, marami ka na rin challenges na experience, no? At thank God, you came out as a winner in all those experiences. Anong importanteng leksyon na natutunan mo from the hardships na na-experience mo? Don't see myself until now as a winner kasi nga my life has been a struggle. Okay? Ever since I got sick, everything is a struggle. Medyo hirap. Pero fulfillment comes in many ways. So that, number one is teaching. Number two is helping people. Kumbaga, number three, yung futsal. Medyo I'm enjoying futsal. Kaya paano, nagpapalit na ka. Kumbaga, I get to meet new kinds of people, yung mga coaches. Medyo nag-enjoy ako sa futsal. Ito pa, no, nagkakaroon ng challenge na. The big challenge is to make futsal known to every Filipino. Ayun. But anyway, basketball. Alvin, nakwento ko nga sa iyo bago tayo magsimula. Ang market ko dito is 14 to 25 years old. Pwede kausapin mo sila kung may mga gustong tumulad sa iyo. Anong may i-advise mo sa kanila? At 14 to 15 years old, 14 to 25 ang aking mind. So lahat yan magsisimula ng modeling, di ba? So everyone wants to be a model, everyone wants to be directed by you. Okay, so you just have to be you just have to forge your own path. And at 25 you can decide on your own. Kaya-kaya mo. Mga 20s, kaya-kaya nyo na yan. Pero, when you enter modeling, you just have to be committed to stick to modeling. Kumbaga, you just have to make yourself better when it comes to walking, when it comes to TVC and acting and casting for commercials. You just have to learn the basics of acting, which I'm not good with. At, di ba? Medyo bulubulo ako direct eh. Pero, parang basketball lang yan. You have to keep on practicing. And you just have to love modeling. Kumbaga, kailangan gusto mo talaga. Kumbaga, and one thing is,
One thing is for sure, the opportunity will be there, pero this time, meron pa ba mga fly-in dito? Wala na. Medyo bawas wala na. Bawas na sila. Okay, that's a good sign. Kasi kahit pa paano, you are competing with local talents. Kahit pa paano, maganda-ganda ang laban mo. Pero pagkalaban mo, mga Brazilian na same age, mga Caucasian, medyo, unfortunately, kinakain tayo ng buhay. Oh, correct. Why? Yung bad sides ng modeling, I've been into that. I'm exposed to that. Just some people are built differently. So if you're gonna be overwhelmed with all those bad things, nasa sa inyo na yun. Kumbaga, you just have to realize and understand that if you're gonna be entering that bad shit, okay, that doesn't define you. Kumbaga, there's more to life than that. Kumbaga, sasabihin ng mga bata, tayo lang naman, it's okay. Pero if you can avoid it, better do so. Pagdating naman sa trabaho, ang pinaka-ayaw ko, yung mga batang, kaya ako tumagal sa modeling kasi I'm always on time. And not on time, kumbaga ahead of time. 20 no. minutes, 30, hindi ako primadona ng, nagigil ako pagbago yung model, tapos laging late. Nalilate, oh. Pinagtitipo ko yung directory. Pinaka-ayoko sa lahat. Matinutulak ko sa stage. Pinaka-ayoko sa lahat siya. Diba? Late. Kasi yung mga bata, pag pumasok sa modeling, feeling star na eh. They get overwhelmed right away. Kumbaga, wala pa man. Kaya siguro, ikaw, tinatalakan mo yan. Kaya yung mga batang papasok sa modeling, tardiness. Okay? If you're gonna be late, if you're late, I'm pretty sure you'll get a mouthful from direct kata or from other directors. So, medyo bad ano yun? Bad, it's a bad sign that you're up into, kumbaga, your window of opportunity will be lessened because you're always late. Lagi yung tandaan yun. So, be on time, be prepared. Pag sinabi ng direct na ganito ang outfit, okay, so punta na ganung outfit. Pag sinabi ganitong oras, you have to be there ahead of time. Ano pa ba? Pag sinabing performance level, balat, performance perform, level, tatanga-tanga. Anyway, Alvin, perform. Alam ko, okay, alam nyo, ilang beses kami nag-schedule nito at least ngayon natuloy ni aming interview. Anyway, Alvin, thank you very much for sharing yourself. Thank you, Derek. For thank sharing you, Derek. Yourself. And I hope yung mga nakakapanood nito will learn a lesson or two from you. Okay? Thank you. So anyway, bye-bye. Bye-bye. Hope to see you soon, Derek. Bye-bye. Bye-bye. Good night.